15 sa pagkapangulo at 12 sa pagka-vice presidente ang nakikitang kandidatong papasok po sa balota ng eleksyon 2022. May unang balita si Joseph Moro. Sinasala na ng Comelec ang listahan ng mga kandidato para sa eleksyon 2022. Sa 97 na nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy o COC sa pagka-presidente, 82 ang kinasuhan ng Comelec bilang mga nuisance candidates. Sa 27 naman na naghain ng COC para tumakbo bilang Vice President, 15 ang kinasuhan bilang nuisance candidates. Kaya sa eleksyon 2022, posibleng 15 mga kandidato sa pagka-presidente at 12 kandidato sa pagka-vice-presidente ang makita natin sa balota sa eleksyon 2022. Pwede pa namang umapela ang finailan bilang nuisance candidates pero... The largest number of presidential candidates we've had is 10, if I'm not mistaken. That was in the late 90s. Kung walang dahilan to cancel them, remember, cancellation is not about cutting down the number of candidates, ha? We're not out to reduce the number of candidates. We're out to remove the candidates who are nuisance, right? Or who are illegitimate candidates. Yun lang. So kung 15 ang mag-qualify, wala tayong choice. Sa mga gustong tumakbong senador, 174 ang nag-file ng COC pero 108 ang kinasuhan bilang nuisance, kaya 66 ang posibleng senatorial candidates sa balota. Iba pa ang proseso ng Comelec sa pagsala ng mga kandidato sa mga didinggin nitong petisyon para sa disqualification at pagpapakansela sa Certificate of Candidacy ng isang aspirant. 240 naman na partylist groups sa 270 na gustong tumakbo ang binigyan na ng accreditation ng Comelec at maisasama na sa balota. Accredited na and ready to go, pero baka madagdagan pa. Sa December 15, inaasahang maglalabas ang Comelec ng pinal na listahan ng mga kandidato para sa eleksyon 2022. At sa January 15, sa susunod na taon, magpiprint na ng mga balota para sa eleksyon sa Mayo. Sa December 29 naman, magkakaroon ng mock elections sa iba't ibang bahagi ng bansa para masubok ang kahandaan para rito. Sa December 1, makikipagpulong ang Comelec sa IATF para rito. Para sa unang balita, Joseph Morong, buong puso para sa Pilipino.